Rolling! 4, 3, 2, action! Hi, I'm Camille. And my name is Chantal Juana from Premier Panda. Watch and subscribe The Misadventures of Maverick Only. Dinalas po ka ng baby only! What the? Okay, so nandito tayo ngayon sa Man Cave Industries, dun sa mga mahilig mag-airsoft dyan. Well, check this out. This is a new shop dito sa Cubao Expo. Napakadaling hanapin. Basta, pag nasa EDSA kayo, kanan lang kayo ng General MacArthur. And then, sa dulo, Romulo, kaliwa, makikita nyo na Expo. Ayan. Ito yung dating bilian ng mga, tawag dito? Mga Marikina Shoe Expo. Diba? Kasama ko ngayon ng OG, dun sa mga sinakakilala kay Maxi na nag-airsoft. Well, hindi kayo nag-airsoft. Diba? Ito yung mga unang nagsisimula ng airsoft. Ito ang dahil lang ba't ako nahilig sa baril at sa airsoft. Maxi, kamusta ka na? Okay long lang. Time, long time. Eh, naglalaro lang kami rito eh. Mga, kasi nga yung mga nasira natin mga baril, eh, pinipyesa na lang natin, di ba? Mapagana lang. Yes. So, ito tinuturo niya sa akin. So, paano pagkabit ulit ng motor? So, basically, ganito lang naman yan eh. Meron yang diba, red, di ba? Yan yung positive. Yung polarity is positive and negative. Oo. Yung red, parati dapat nakaharap sa'yo. Okay. So, kasi okay lang naman, hindi naman siya masisira. Pero, syempre, iba yung ikot ng motor. Hindi, kasi minsan yung position nga, yung tinurong sa akin kanina. Ngayon, so, pinaghihiwalay ko to, so dapat pala nandun lang magkasama. Dapat magkatabi sa'yo okay. Parati. Yeah, o, di sa mga ano, tip yan ha, mahal yan! Tapos yan, laglag mo lang. Laglag. Tapos, pag naglalaro, pwede na. Okay. So, black muna na, no? So, always negative. May ano ba yan? May, o pwede naman. Kahit na anong maulit. Kasi hindi, sa kotse kasi, hindi rin basta-basta magtanggal ng battery. Oh, pero, eto, kahit na anong maulit. Basta wala lang battery nakasaksak dun sa ano, terminal niya. Exactly. Diba? Okay, so, yan. So, kakabit lang ni Maxi. Check mo ulit. Check mo ulit. Basta parang bumabaon, okay, yun na yun, di ba? Yes. Oh, so. Tapos, eto rin. So, dapat naglalaro din? Hindi. Kailangan fix na siya. Fix, okay. Kasi may screw tayo dito. Okay. So, yeah. Tignan natin kung... Kakabit lang ni Maxine din, babalik kami. Kung gagana natin. Kung gagana siya. Okay, so, atitesting na namin ni Maxine. Nakabit niya na yun eh. Yung grip. Tsaka, meron na tayong battery, no? So, usually, yung mga gunsmith, ganyan ba, Maxi? Well... bago nila... Hindi mo muna bubuin, di ba? Ito yes, yung pinakauna. Kasi, syempre, ang may problema sa atin is yung motor. Motor. So, hindi naman problema yung paglabas ng bibis nito. So, doon sa mga ropor, anong tawag sa ganito? Ito yung lower receiver. Lower receiver, okay. Sa totoong baril, yan rin ang tawag, di ba? Sa lower receiver. Natin, basically, sa M4A1. M4A1, yes. Okay. Tapos ito, ang tawag dito is the gearbox. Gearbox. Or, yan yung, or mech box ang tawag nila. Mech box. Mechanical box or mechanical gearbox. Box or gearbox. Tapos yung nasa loob ng gearbox are the spring guides, yung mga internals yun, yung nagpapatakbo na sa system. Yeah. Okay, so once na nabuo mo yung gearbox, nabuo mo na, bubuoy mo muna yung lower receiver and then you test it kung tumatakbo. Tumatakbo before assembling the whole thing. Yeah, kasi ito yung, ang tawag dito Maxi, para alam nila, ikaw na magsabi. Sa mga ropor. Sa mga ropor natin, ito yung upper receiver na So, ganyan din sa totoong baril, di ba? Pwede mong palit-palitan. Palit-palitan yung handguard, yung mga, mga sights dito, yung optics, yung mga ganyan, lagyan yung scope. Yeah. So, yan, this is M16, di ba? This is M16. Okay. So, okay. So, yan. So, ngayon, ikakalabitin na ni Maxi kung tumatakbo. So, yung motor testing natin. Testing. Kakabit ko lang ng motor. Okay. So, pwede siyang gumana, pwede siyang hindi gumana. Yes, so. Okay. So, pag ganyan na mga tunog, may sira ba yun? Sira ba gearbox? Or usually, ano muna? Hindi, kasi tinignan natin yung gearbox kanina. Pinandar natin sa ibang... Hindi, iba, hindi. Ibang gearbox na yan. Ito yung kanina. So, wala naman siyang problema sa gearbox. Most probably, ang nakikita kong problema is dito sa pistol grip. Pistol grip ang tawag dito. Pistol grip. So, the pistol grip houses the motor. So, hindi parang hindi siya umaakma, hindi siya swak. Hindi siya swak. So, pwede nating palitan yan, tapos testing natin na rin. Okay, so, yun ang gagawin namin yun. Yung ang gagawin natin next. Okay. Thank you, Mr. Gunsmith. You're welcome. Hi, this is Maui David. Watch and subscribe The Misadventures of Maverick Only. Dito lang sa Totoong TV Only. What the?
Okay, so umpisa na namin ni Maxi, upira na natin yung gearbox. Kasi hindi umaandar eh, di ba? Mukhang kailangan na natin buksan. So, pagbubuksan ba, nung una-una dapat gagawin? Well, dapat meron tayong pangkatang dito. Pero since hindi ko nabala yung tools ko, dahan-dahan na lang. Kasi may mga parts dito, katulad nito. Tumatalsik yan eh. Tumatalsik yan dahil may spring. Oo. So, dapat meron lang naman screwdriver na kakasya na, di ba? Pero other than that, wala naman ang ibang... Basic lang, di ba? Flat screw lang and Phillips usually. Just to, ito yung buong itsura ng gearbox. Gearbox na version 2. Pang mga M4, MP5, gano'n. Ah, gano'n ba? So, ibig sabihin ng MP5, the same gearbox na M4? Yes. Yeah? Except for the PDW, ibang klaseng gearbox naman. Yun yung ma-exec. Oh, pero yung mga M5 na mga... MP5 yun. MP5 na ano pala? Pareho sila ng gearbox. Paano yung SCAR? May SCAR ako eh. Iba ba yung gearbox na? Hindi, version 2 din yung gearbox na. So pwede akong bumili ng ENC lang na gearbox? Salpa kagad doon? Yes. So, not necessarily. Kasi may mga nuances din, difference sa nozzle. Mga nozzle. Okay. So, yun na mahirap, no? Pag medyo special na yung mga... SCAR, yung mga Sterog. Oo. Ang Sterog ba, ganyan to rin ang ano? Hindi, ang sa Sterog is version 3. Version 3. Ito, version 2. Version 2. So, yung ENC na mga bagong modelong ano, mga airsoft, version 2 rin ng gearbox nila? Version 2 ang gearbox. Kasi may nakita ko sa mga Lazada, mga Shopee, meron silang tinatawag na Supreme gearbox, may mga ganun. Anong pagkakaiba naman? Lobe lang? Internals? Yes, internals. With that regard... Tapos QD. Ano yung QD? When you say QD? When you say QD, it's quick detach. Quick detach. So, madali siyang palitan, madaling tanggalin. Quick detach the spring. Pag sa QD na gearbox na version 2... Hindi mo na kailangan ng screw. Hindi mo na kailangan niya kasi butas dito yon. Tapos, ipipihitin mo lang siya. Tapos yun, matatanggal mo na yung spring from here. So, pwede ka magpalit agad ng mas... On the fly, yes. Okay. So, let's say, stock yun. Ano yung susunod, na spring na mas matigas, pwede mo na ipasok sa kanya, hindi ka mapapalit ng gearbox or mga... Sa gearbox, hindi na. Kahit doon sa pinaka basic set ng ENC na version 2 ng gearbox, okay. Pwede ka magpalit ng spring na hanggang mga SP-130. SP-130. Kaya patakbuhin ng motor yun? Kaya na patakbuhin. Wow. Medyo makunat lang. May kakunat lang yung spring. Pero, kaya niya. Kaya. Di katulad nung araw, itong mga baril natin na to, no? Oh. Palit ka lahat, di ba? Palit lang. Palit motor, palit piston body, di ba? Well, ganun pa rin. Pero, the good thing with ENC na brand is, semi-upgraded na yung internals niya. How about yung mga D-Bell, mga Delta, yung mga bagong, Lancer, mga bagong brand? Not all of China. Them are, tawag dito, with par sa ENC. ENC. How about Jinggong? Jinggong, okay lang. Medyo... Pero yung, ENC pa rin? ENC pa rin. Pero yung mga bagong lumalabas ng Jinggong ngayon are upgraded na rin internals nila. What if you will compare it sa mga Taiwan, katulad nung classic natin na Classic Army? Ay, syempre. Iba pa rin yung mga Classic Army, Tokyo Marugin, the likes. Bang mga mayaman, di ba? Yung mga sa atin eh. Kung mayaman. Para sa atin yan. So, yan. Basta pag narinig nyo, Tokyo Marui, Classic Army, yan. OG yan. King Arms, OG yan, di ba? Pero yung ano ba yung mga... Ngayon, yung mga China, ENC, di ba? ENC. How about yung mga nakikita kong ano, parang meron pang Raven. Taiwan daw yun eh. Parang bang Classic Army rin yun? Parang Classic Army rin siya. Ang forte naman niya is yung meron siyang licensing. So, kung ano yung real steel counterpart niya. May mga marking siya. May mga companies kasi ng mga real steel that allow na gamitin yung mga trademarks nila for airsoft. Okay. So, pwede rin yung Raven? Yes. Okay, sige. Ayan. Sana namin, babalik kami. Rolling! 4, 3, 2, action! Hi, this is Glenn from Shan Properties, and please watch and subscribe to The Misadventures of Maverick Only. Dito lang sa Totoong TV Only. What the... So now, Max, na tanggal na natin yung mga Phillips screws. Phillips screws. So now, anong unang gagawin natin? Okay. Tapos dito, medyo... Yan. Supportahan mo lang ako. Supportahan mo lang.
Parang hindi pumitek, di ba? Parang hindi na. Kitang-kita niya na paano gagawin. Kinakalawang ka na ba, man? Medyo. Kailan ba huling bukas mo niya? Ako, dekada na siguro. Dekada ba? Ah. Ganun na. Ayun, so yun. Bukas na. Ayun. Ito kasi ingatan nyo eh. Yes. Kasi tumatal si Ken. So, natanggal na natin siya. Okay. So, makikita mo na yung loob. Doc, anong ano verdict? May wasak ba? I see you. Ah, I see you. Hindi, wala namang siras. Ah, meron. Ayun, oh. Ayun. Ayun, kaya pala. Ito. So, yan. Kaya pala kahit ano gawin namin. Ayan, ayan. Galing ni, ano, Doc. Doc Maxi. The Gunsmith. Yan, may bungi. May bungi yung gears. Yes, may bumi. So talagang hindi tatakbo kahit anong gawin natin? Kahit anong gawin natin dyan, hindi talaga tatakbo. Okay. Ngayon, question. Itong spring na stocks ng ANK, yes. Anong-ano yan? Anong, ay, ano ba? 90, 100, 120, ano ba? Yung iba kasi, syempre, stock lang siya. So, sabihin natin mga MS90 to MS100. Ano ibig sabihin ng MS? Mil-spec? Hindi, meters per second. Ah, meters per second. Yan naman ang mga tatutunan nyo. Yan naman OG. Sa iba, hindi nyo mahal. Oh, alam mo na yun, ha? Ikaw mag-aaral ka, ha? Kasi, ikaw magiging padawan ni, ano, Jedi Maxi dito. Kasi, meters per second. Meters per second. Yung isa naman, yung, pag sinabi mong FPS. SP120, ganun. SP. Yung counterpart nun. Okay. Pero ang tawag sa Kronos, feet per second pala, ba? FPS lagi siya sa FPS and MS. Ah, MS din pwede. Yun yung MS100, yun yung ano niya. Okay. So, pag sinabi mong MS, is meters per second. Pag yung counterpart naman niya, pagka hindi metric system ang ginamit natin, it's FPS. Feet okay, per sa second. Tagal mo na nag-gunsmith, okay? Yes. Yan. So, masasabi mo, ano MS yan? Mga 90? 100 na rin. Medyo makunat na rin siya. 100. Okay. So, kaya ba? Okay. Ba't nababasag yung mga gears na ganyan? Anong usually cost? Well, number one is... because of the battery. Kasi lipo na ginagamit natin. That's kasi one. Usually, okay. That's one. Explain me yung battery. Before, kasi mga battery, di ba, is ano? Kasi... this one's what? Lipo. This is the... Lipoly. Lithium polymer. Lithium polymer. Ayan. So, ito yung mga battery na to, nauso to sa mga RC planes, RC na mga kotse. Mga toys, cars, no? Okay. Kasi maliit yung space nila, pero malakas yung battery, tsaka mas matagal yung playing time. Kasi dati yung mga battery natin, di ba, 7.4, 8.6, tapos pang baterya na parang mga ganun kalalang, parang mga 9 volts ang dating, di ba? B-cell ang tawag nila to. Ang tawag yun? D. D-cell. So, yun yung mga ano. Tapos, may metal hydride, may mga ganong klase din. Tapos ano pang tawag dun sa... Pero nung naalam ko na, Maxi, nung naalala ko na nagpapag-gunsmith ako sa yung mga stereog natin, di ba? Hindi tumatakbo yung stereog natin pag hindi lipoly, di ba? Kasi SP150 na yung kinabit mo dun eh. Ang kailangan natin battery nun was around mga 12 volts kung yung old school na battery. Kaso malaki masyado. Tapos, kaya ako bumili ng ano? Lipoly. Tapos, ang mahal na Lipoly nun, I remember, binili ko to. Papakita ko sa inyo, guys. Ito, old school to. Siguro may mga 15 years na tong Lipoly natin na charger. Binili ko sa Hobby Depot yan sa inyo. Isang set niya, kasama yung Lipoly, 6,000. Kaya hindi ko makakalimutan, kasi muntik na itapon ni Amber Heard dyan, kala niya basura. Sabi ko, teka, mahal lang bili ko dyan. Pero ngayon, ang mga Lipoly, katulad yan, mura na lang yan. Kasi ano, 1,000 na lang, di ba? Nandun na lang naglalaro. Na 1,100. Medyo madali i-manufacture yung mga ganitong klaseng batira. So, kaya yung ano nila, naka-flat nila yung market. Mura na. Tapos, pakita natin yun, no? Bagong charger. Ngayon, may balancer na eh. Ano? Katulad na ito. Magkano balancer natin dito? 1,000. Ha? 1,000. Kasama na yung charger? Kasama na yung charger. O, di ba? Tayo na ba pinakamura? Tayo man cave, ha? Kaya yes. Nyo tumapat ng presyo kahit kay ano? Pinong Tito Opoy. Kamusta si Tito Opoy? Kaya. Hi. Shout out Tito Opoy. Uncle. So, ibig sabihin, ito 1,000 na pesos. May discount pa ba yan just in case? Mapapag-usapan, di ba? Mapapag-usapan niya. Okay, bisitahin si Maxi dito sa man cave, yung bagong shop niya, okay? So, ito na yung mga bago, no. Nababalance na yung Lipoly natin. Yes. Tsaka meron na siyang readout. Okay, so ngayon, yan na, check lang ni Maxi, ni Doc, tapos babalik kami.
Okay, so dito sa Man Cave, papakita ko lang yung mga available nila for sale na Classic Army. Actually, kayo na lang yata, Max, alam ko may Classic Army na binibenta. Umikot ako, pero wala akong nakita. Sa Vincent's, wala. Kay Tito Opoy, wala. So, dito tayo sa second floor ng shop nyo, kung saan ang stock room. So, ito yung mga binibenta natin. Yeah, mostly. Pero ito, mostly, nakita ko lahat branded. Ah. Yes, sir. I've been like around ibang airsoft shop. Pero usually, they sell mga China. Pero sa'yo, VFC, Classic Army, King, ano? King Arms? King Arms. Again, guys, sa lahat na maglalaro, ha? New mechanics. After this game, dapat maglalaro pa ng isang game. Okay? For you to win. Pag ito lang, hindi sa ibigyo ng prize. That's all in the house. What up, man? Rolling! 4, 3, 2, action! Hi, I'm Lara Lorenta. You can follow me on Facebook. And I'm Mars. Button subscribe to Miss Adventures of Maverick only. Dito lang sa totoong TV only. What's up?